yan, sabi ko hindi ako iiyak. Intro pa lang eh. Hi guys, I don't know, hindi ko lang paano ako mag-i-intro, pero this is by far the hardest vlog and the hardest decision I've ever made in my life. Pasensya na, ayoko talagang umiyak. Sinabi ko talaga sa sarili ko. Ano yung nilagay ko pa sa yung sarili ko sa happy mood para di ako maano dito ngayon. Hindi ko pala kaya na hindi umiyak. Pero anyways, ayan. Ayoko sanang gawin tong vlog na to guys kasi alam ko na hindi ko kaya. Pero nung nag-story kasi ako na for the homing si Blossom, sobrang concerned kayo, sobrang dami niyong tanong. And feel ko kailan ko talaga ipalam sa inyo kasi nakasubaybay kayo kay Blossom ever since. Simula nung kinuha ko siya, lahat ng kakulitan niya, nung nagkasakit siya, nakasubaybay talaga kayo. So feel ko talaga, kailangan niyo tong malaman, kailangan kong ma-explain sa inyo. Bago natin ihanda si Blossom sa pagpunta sa kanyang bagong family. Okay, wait. Kailangan natin kumalma. Bago ko ihanda si Blossom, guys, explain ko muna sa inyo lahat kasi sobrang daming nag-DM sa akin sa Instagram nagtatanong tungkol kay Blossom. So, ang most asked question, guys, is bakit? Bakit kailangan kong ipa-rehome si Blossom? May nagsabi pa nga kung pwedeng siya na lang yung sa kanya ko na lang ibenta tapos ibabalik niya daw sa akin si Blossom. Actually, maraming dahilan. Una, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung kulit ni Blossom. Alam ko, ang dami ko ng husky. Dapat kaya ko na. Dapat easy na lang sa akin to. Pero, ang hirap kasi ni Blossom, guys. Feel ko, hindi siya talaga belong dito sa Husky Pack TV. Pasensya na. Ayoko umiyak. Ayoko kasi makuha niyo yung feeling na gini-give up natin siya. Gusto ko yung maisip niyo, ang maramdaman niyo is makahanap siya ng bagong family niya na mas kaya siyang alagaan, na mas kaya siyang turuan. Si Blossom, ang hirap niya kasing i-train. Tinatry ko yung best ko, guys. Probably, tinatry ko yung best ko na matrain siya, na turuan siya na maging okay. Pero sobrang hirap kasi ni Blossom, guys. To the point na napapagod ako na sobra, napupuyat ako, kakabantay sa kanya kasi di na matulog sa gabi nang hindi nakakulong. Nahirapan talaga ako sa kanya. Number 2, pera. Kailangan talaga natin ng pera ngayon eh. Sobrang hirap guys, sobra. Pero, kailangan kasi. So, nagsorry na rin naman ako kay Blossom. Kinausap ko na rin siya tungkol dito. Pero, happy naman ako na okay yung family na mapupunta ni Blossom. So, dadali natin siya later sa bago niyang family. Gusto ko happy lang tayo. Happy lang tayo kasi may bago na family si Blossom. And, dadalawin ko si Blossom kung pwede kong dalawin minsan. Ganon, pumayag naman sila. So, ngayon, niliguan natin si Blossom kasi sobrang kakaligo lang niya noong isang araw. Yun na pala yung last ligo niya sa akin. Pero hindi, maliligo ko ulit siya ngayon. So, liliguan ko siya para okay naman siya pagdating niya doon sa kanyang bagong family. Tapos, isasama ko lahat ng mga toys niya, pati yung toy niya ng butiki, kahit medyo sira na yun. Isasama ko lahat ng gamit niya, yung mga damit niya na ginamit sa sa. Bigyan na rin natin kasi wala na naman ako magiging ex na papi. Last na si Blossom. Hindi ko lang na-imagine kasi ang akala ko si Blossom yung tatagal sa akin na makikita ko ni Blossom na ikasal, makikita ko ni Blossom na magkaroon ng anak, makakalaro pa ni Blossom yung mga anak ko, ganun. Akala ko ganun, pero hindi pala. Ayan siya guys, tingnan niyo kung gano'ng kadumi dito ngayon dahil nag-ulan-ulan kagabi, kaya super putik ngayon. So ayun na si Blossom, kumain kasi siya. Kumain siya, tapos ang kalat niyang kumain. Pinakaayaw ko sa kanya yung sobrang kalat niyang kumain. Yun naman guys, papakita ko sa inyo kung gano'n siya kadungis. Kakaligo lang niya nung isang-isang, siguro this last week lang siya naligo. Hindi naman pwedeng liguan sila every week. Hindi naman pwedeng may ito naligo na mga yan. Sobrang stress naman yun sa kanila. Halika Blossom, gusto niya lagi nasa ilalim eh. Pakita ko sa inyo, oh, kita niyo yan? Puro laway yan ni Mishka. So dito natin siya liliguan guys, ayan. Si Atina, nakaligo na kayo kahapon. So, let's go! Let's go na, maliligo na tayo! Kakaligo na, magtutotbrush din tayo, anak. Hmm. Oh, tamo, galit na naman siya kay Dos. Lagi siyang galit talaga kahit kanino. Hmm. Ang kagalit. Hmm. Galit ikaw sa akin? Hmm, alam ko galit ka sa akin. Papakitaan ko kayo kung gano'ng kadumi lagi ang kanyang pempe. So, sobrang haba ng balahibo niya, guys. Sobrang huli niya. Lumalapat yung balahibo niya pag nagwiwiwi siya. So, nababasa yung balahibo niya, tapos lumalapat din sa gabok. Kaya, tada! Basta madumi, guys. Madumi. Ayan, tingnan niyo, guys, yung pinagyapak-yapakan niya, oh. Kung gano'ng kaputik. Si Blossom kasi, guys, hindi pa talaga siya ganun kalinis sa sarili. That's because bata pa siya. Ganyan talaga. Lala sa huskies. Sa sobrang hyper nila. Sobrang hyper kasi ng mga huskies. Lala na pagbata pa. Kaya, lagi silang madungis.
Si Blossom pa naman, 24/7 naglalaro yan. So, enjoy lang natin, guys, yung ligo ni Blossom. Kasi huli na niya to. So, mas okay na enjoy natin kaysa mag-iyak-iyakan tayo dito. Yan! Yan! Ano? Yan, hinuhuli niya. So, kapag magpapaligo kayo, guys, make sure na hindi malalagyan ng tubig yung loob ng kanyang tenga. Kaya nililinis yun separately. Shampoo namin, guys, galing to kay Whitewood K9 Essentials. Sobrang bango nito, super. Hindi ako na... Ah! Ano niya, meron ka ng pig sa mukha. Hindi ako nakakuha ng towel. Dapat sa towel ko lang siya lalagyan. Ayan, oh. Braso! Diba? Ewan, hindi ko alam kung kaninong aso to. Baka may aso kayo nawawala. Baka inyo to. Hindi ganito si Blossom, eh. Baka sa inyo to. Baka kilala niyo to. Gawin natin, ano yan? Baby shark. Blossom! Baby shark! Tutururururu! Blossom! Mohawks! And dito tayo sa grooming table. Ma-experience na tong grooming table. Pero hindi ko siya itatali dito. And papagamit ko sa kanya itong monster blower para ma-experience naman niya yun. Tsaka pati grooming table, ma-experience niya bago siya umalis. Bato ako bumili nito sa Shopee. Hindi ko alam kung paano buksan bisa. Open ko siya mga mare. Ayan. Kailangan kasi nakatago siya. Kasi mababasa pag may naliligo. Let's go Blossom! Blower time! Guys, binigyan ang kanyang wawa ng milk. Ano yan? Paano? Palas bigay ng milk. Ubusin mo yan. Wala ka ng milk doon. Okay, guys. So, after I continuously blow dry her for at least 30 minutes, eto na siya ngayon. Ta-da! Oh, ano? Aurang-aura ka ngayon dyan. Oh, diba? Completely dry na siya, guys. Alam po na rin sobra ng kanyang balahibo. Oh, hinihintay ko lang ang pabango. Pinakuha ko kay mother. Pabanguhan natin siya ng konti para mabango naman siya pagdating doon. And, may gatas ka pa sa labi. Galing kay Wawa. Sobrang bango nito. Super, super favorite ko to for Blossom. Very Petty. Chanel number 5. Inspired by Chanel number 5. Yung kanyang scent. Basam! And guys, so hayaan muna natin siya magpahinga kasi mamaya, alis na tayo. Hi guys, so it's the next day. Hindi na tuloy yesterday. Kasi may pinuntahan daw bigla itong si bagong family ni Blossom. So hindi na tuloy ang paghatid natin sa kanya yesterday. Kaya ngayon, tuloy na on the way na tayo. Wala na iiyak at kasi nakaiyak pa ako kanina. So ito na si Blossom. Ayan, nakapagbaboy na rin nga pala siya sa pack members, tsaka kay Shamee. Ayan, so on the way na tayo ngayon, eh. Nalikod yung mga gamit ni Blossom, ayan, may dala din akong cage, may pa-free ako na cage. Alam niya naman si Blossom, hindi siya natutulog sa labas ng cage. So ito si Blossom. Baboy na baby, pinabanguhan ko siya uli kasi naglaro-laro na uli siya, nag-amoy-amoy laway na uli siya ni Mishka. Ito na tayo, malapit lang naman guys, tagabawan lang kasi yung nakabili. Kaya rin siya yung ma-replyan ko kasi alam kong tagabawan siya. At least pag dadalawin ko si Blossom, malapit lang. So ayan si Blossom guys, yabang-yabangan siya talaga, nakatayo siya talaga. Pag nagpe-preno, talsik ako pero siya hindi siya tumatalsik eh. So, ito na si Blossom and susundan natin tong nakamotor na to. Kuha kay Blossom. Hindi namin alam, naligaw kami. So, sundan lang natin siya. Ayan. Ayan na guys, andito na tayo. Ito na si Blossom. Hintay lang natin lumabas. May nadampal dito. Hello po. Marami si Blossom. Dito ka na? Nagtataka siya, oh. Bye-bye! Bagong mami mo yan. Bye-bye! Dito ka na? Ay, ang lawak ng laruan mo, oh. Bye-bye! Siya, guys! Wait lang. Puso ko.
Blossom, bye-bye! Bye-bye! Ayun na guys, so wala na si Blossom, pero happy naman ako. Sabi ko hindi ako iiyak eh. Pero happy naman ako na magkakaroon na siya ng family na talagang maalagaan siya ng maayos. So yun lang muna siguro guys for today's video. Maraming nalungkot sa video na to, pero huwag kayong malungkot kasi andito na naman si Blossom! Happy April Fool's! Yeah! Akala nyo talaga ipapamigay ko si Blossom? Dahil kahit mag-offer sa akin ng 10 bilyon, hindi ko ibebenta ang Blossom natin. Nag-iyak-iyak pa ako ha. Blossom, huwag kang pakita. Kita ka, Blossom. Hindi labas ang luha ko. Hindi ako mapaiyak talaga. The Best Actor Award goes to... Blossom. Kay Blossom talaga. Palatamong takot siya kanina, no? So, syempre, thank you sa mga nakakunsyaba ko kay Kachet, tsaka sa kanyang kapatid. Joke lang! Mabigat! Thank you! Ay nga pala, guys. Si Angelica Cachero, ayan. Siya yung kakunsyaba ko. Kapatid siya lang. Halika dito! Halika dito! Kilala nyo naman ang aking friend, si Cachero. Ayan, si Michelle Cachero. Kapatid niyo po yan! Kinunsyaba ko kasi wala akong mga kunsyaba na fake buyer ni Blossom. So, ayan, ito siya. And thank you! Biglaan yun, kanina ko lang sila kinunsyaba. So, dahil sa inyo naging possible tong April Fools na to. Ayan. Joke lang yun! Kabado ka na, Blossom? Ang tagal ko siyang inumpisahan na nag-post ako sa Instagram na for rehoming si Blossom. Nag-story talaga ako para mautuko kayong lahat kasi alam ko na ina-expect niyong gagawa ako ng April Fools. Kasi every year ginagawa ko yan. Kaya alam niyo na may prank ako for April Fools. So, syempre, kailangan ko namang gawing mukhang totoo siya. So, nag-post talaga ako sa Instagram na for rehoming. Tapos, nag-tweet ako sa Twitter, last day with Blossom. Grabe yung mga comments niyo talaga, hindi ko kinakaya. May sinabi ako kanina, sabi ko hindi siya belong sa pack. Belong na belong siya sa pack natin. So, sobrang belong niya, parang nagmamala alpha na siya. Aangin lang si Blossom, hindi ko siya ibebenta. Hindi ko siya i-give up kahit sobrang kulit niya. Pagtsatsagain ko tong patinuin at palakihin. Ayun! Ikaw eh, bibenta ni mami? Mami? Guys ha, ayoko makakita ng comment na hala, na-prank ako dun, no? Kaya, Happy April Fools! Ayoko makakita ng ganyang comment. Legit, ngayon lang ako magbubura ng comment. Buburahin ko yung comment nyo pag ganun yung comment nyo. Ang gusto ko makita sa comment section is, bye Blossom! Sana happy ka sa bagong family! Till we meet again, Blossom! Gusto ko ganun yung comments nyo para hindi lang kayo makapamprank dito. Na-prank ko kayo, ngayon mamprank naman kayo kasi alam ko may mga taong dadaratya sa comment section. So make sure na ang comment nyo puro tungkol kay pagpapaalam kay Blossom para ma-prank natin sila. And isend mo tong vlog na to sa friend mo na nakakakilala sa akin, nakakakilala kay Blossom. Tapos sabihin nyo, hala, kawawa naman si Blossom. Pinabigay na ganon para ma-prank nyo rin sila para hindi lang ako yung nakapamprank dito. Kayo din. Okay? So, yun lang for today's video, guys. I'm so happy na naging successful tong April Fools na to. Nautuko na naman kayo. Ano? Let's see, magda-drive-thru tayo mamaya para may reward naman siya. May talent si Blossom, syempre. Happy April Fools! Huwag sana kayo lokohin ng mga jowa nyo. Charot! Always remember to be beautiful. I'll see you guys on my next video. Bye!